ngayon ay pupunta kami sa Siargao kasi magpapakasyon kami kasama ko ang nag-iisang bidang bentang Batanggenya ng Batangas. Paninoy! Bautista! And syempre kasama ko din sasakay ng eroplano ng Cebu Pacific. Yan, thank you Cebu Pacific. Doc Aura. Nandyan si Jesse Corguera. So apat kaming pupunta ng Siargao. At kung alam niyo lang, wala po kaming kaplano-plano. Pagdating namin doon, wala kaming hotel, wala no anything. Pero may budget lang kami na kailangan gastusin doon. So ako, ang baon ko lang is 10,000 pesos. So hindi ko alam kung hanggang saan yung mararating nitong pera ko. So sana may mga tumulong sa amin pagdating namin doon. Adventure talaga to. Ay, ito na nga pala yung sasakyan namin na plane. Tignan nyo. Wow! Yan yung plane ng Cebu Pacific. Medyo maliit siya than the usual kasi domestic flight lang din yung pupuntahan namin. Ayate! Yan, so ito yung plane ng Cebu Pacific. Ganito pala siya kaliit. Sasakay ng maliit na plane ng Cebu Pacific. So I don't know. Natatakot ako. So sino yung katabi ko? Letter D ako. 4D. Ganyan natin. So ito na nga. Ako yung nasa window seat ng airplane. And expectations ko, tingnan nyo. First time ko makasakay ng itong airplane. Bakit? Kasi ako naihilo ko pag wala ko sa bintana. Hindi, tsaka alam mo ba yun, first time ko, ganito yung, na, parang, you know, LEC. Tabahan ka na, wala. Alam mo na yan. Kasi di ba yung mga malalaki, ano pa, yung sinasakyan ko sa Cebu Pacific, yung, parang, nilook na gano'n, nakapover. So, hindi ko alam kung paano mag-take off yung ganito. Medyo kinakabahan ako sa ganito. Pinapawisan nga ako sa lumang aeroplano. Parang nasa bus lang dahil. Oo, nasa bus. Pero sa Coron kasi pumunta agad. Ang ganito. Batanes. Kailangan kasi laki ng ganito yung kasitahin ng skyscraper. Kailangan jet type to eh. Jet type yung ganito. Kasi kailangan maliit lang kasi maliit yung airport. Hindi ba may nalalaman tayo mga ano mga pa-travel kay Jace. Ipupuntahan natin is Siargao and ang Siargao, as far as I know, is very famous sa location niya for surfing. Anyway, pahinga muna tayo sa flight and sana pagbalik natin. 2 hours na pahinga. Kaya meron din tayong 2 hours na pahinga kasi magiging. Oo, so mas mabagal. Correct, so mabagal. Kahit nasabi mo malapit lang. Alright, sige, magpahinga muna tayo. Medyo inaantok pa ako. Thank you, ate! Salamat! Nako, hindi nga namin alam ate kung saan kami pupunta. Thank you. Ingat sila sa amin. Yan! Officially, nandito na tayo. Ito yung aeroplano na tinulugan ko lang sa buong biyahe. Gising na gising na si Baninay. Yes! Naka mag-power nap ako. Power nap. Sino ang mga walang tulog sa biyahe? Nakatulog. Bakit? Ito kasi nakatulog na ako, bigla na lang gigisingin ako. Hindi, ay ako,
paano pa ako? Paano ba ako? Katabi ko to si Jessie. And then ano nangyari sa akin? Feeling ko wala, lahat ng behind the scenes ng ano pagtulog ko sa eroplano nasa vlog niya. Ayan, kaya panoorin niyo. Panoorin niyo yung ano esophagus ko. Nakanganga ka. Ang pangit ko dyan. Dito meron na. Ayun na nga, naghahanap kasi kami ng mga pwedeng tuluyan dito. Kasi wala po talaga kaming alam dito sa Siargao. Hindi kasi, sabi, marami naman daw place dito na available pa. Pero wala silang website. Oo, as in, wala. Wala. Ang yeah. Hirap mag-reserve or dito whatsoever. Dito kami para makipagsapalaran. Nasa airport kami at hindi namin alam kung anong gagawin namin after nito. Buti na lang, meron kaming yung friend ng dad ko. So, tinext ko siya and sabi niya, tutulungan niya kami maghanap ng place. Oo, taga dito daw siya. Awa ng Diyos, taga dito siya. Diyan tayo pinapupunta, Gen Luna. So, parang surfing area yung lugar natin. Napupuntahan. And ito, first time namin sa airport at first time ko lang makakita na yung mga bags is dadalin sa harapan mo. Ayan. Parang kinukuha nila dun sa, ano ba yan? Parang cart lang. Tapos dito lang nila ilalagay. Ayan, dyan. Ayan yung kay Banina eh. Saan yung akin? Let's go! Yan! So, nakalabas na kami ng airport. Pataas na ang energy natin kasi nabubuhay na ang dugo natin. So, ito nga, nag-text na sa akin yung kakilala namin and sabi, pupunta daw kami dun sa shots daw. So, maghanap kami ng fan going there. Ito, totoo, maraming service. Yan. Yan, no? 50 minutes yun, totoo. Uy, tayo lang? Ha? Oh. Ay, sir. Nakasakay na kami dun sa transport. Sa shots, kuya, kami punta. Ha? Alam niyo po yun. Kaming apat. Parinti ko yan. Ako yan. Yung, basta yung may kainan-kainan dun, di ba? Mayroon kayo lang. Yun, sabi nila. Shots kayo lahat? Kami apat lang. Apat? Isa, Rana, ikaw. Maybe shots. Hindi ko din alam eh. Sabi kasi baka doon tayo pumunta. Yung, ano, yun basta yung baka doon tayo pinapupunta, i-meet natin yung si Kuya Kim sa shots. Baka kami reservation or anything. Tapos ito na nga, ang singil dito sa van is 300 pesos per head. So, Baninay, kung 300 pesos per head, yung budget natin na 10,000 kada isang tao, ilan na lang? 9,700 na lang ako ang accounting nyo ngayon. Oo. Accounting siya, hindi siya accounting. Antare ng accounting nyo ngayon. 9,700 na lang. Uy, laki naman ng ano. Nang? Laki naman ng 10,000. 5,000 lang ako. Iba talaga to si Tita Aura. Siya yung pinakatipid sa amin. 5,000. Pero alam mo, may benefit na may kasama ko sobrang tipid kasi pati ikaw makakatipid ka. True. Oh, hindi. Uutangan ka ng matipid. Okay lang, may bangko kami. Kaya bayaran kita mamaya. May bangko na yung kasama na dyan si Panina. Maka ba? Yan, kakadating lang namin dito sa shots. Ito yung van na sinakyan namin. And hintay namin dito si Kim. Ganda ng lugar. Sobrang gutom, kaya kain na muna kami ngayon. Nandito kami sa may shots. And Baninay, ano yung kinakain mo? Calabaza with mango and chicken. Diba? Tagtipid tayo lahat ngayon. Tipid ka muna. No, Doc? Gusto ko na ulam ng lutong bahay. O, oh, diba? Lutong bahay. Ako ito lang. It's giniling. Yung mapagkain dito. Yes, kasama na si Kuya Kim. Kuya Kim, hello. Thank you. Thank you siya yung aming tumutulong sa amin ngayon dito. Diba? Sinalubong niya kami. At si Jessie may baon pa. Fresh from bahay yung spaghetti niya. Nakaabot hanggang ano dito, Siargao. Kumakain pa ako. Ito na. Nandito kami ngayon. Hey, against the light. Ay, nandito na kami ngayon sa may place kung saan kami magsistay. And nakuha namin yung place for just 2,000 pesos a night. So, apat kami, tiko 500 kami a day. Not bad, kasi ito yung itsura niya. Good for 4 siya and may aircon. So, papasok na tayo. Tutour ko kayo. Kala mo naman napakalaki, pero sobrang simple lang. Uy, paalala! Sobrang... Pumuesto na kagad.
Habang nagbablog, sumusupsok. Kasi masarap yung ano, di ba? Ayan, merong apat na kama. Dapat pala dyan ako, Jessie! Ito. Okay. Bakit? Electric yung aircon! Maganda yung lugar kasi sobrang... Parang sobrang comfy naman siya sa atin. Hulugan talaga. And importante sa amin lahat, may aircon. Lalo na ngayong sobrang init ng panahon ngayon. Sino may ayaw sa iyong katabi? Ayaw mo? Magpaliwanag ka, bakit ayaw mong katabi si Baninay? Nangyayakap yan? Naku po, nangyayakap ka? Lambing lang. Si Jessie na lang yakapin mo. Okay lang naman kay Jessie. Finally, nakapagsettle na kami dito sa aming lugar. And wala, kanya-kanya kami ng ano, ng ganap dito. Si Jessie, nasunito sa kabila si Aura. Sa kabilang dulo naman si Baninay. Anong ginagawa mo, Baninay? Nag-makeup ako, mag-shoot ako ng commercial. Ah, okay. Manager. Diba? Trabaho pa din. Okay lang, saglit lang yan. Tapos, mag-ano tayo, mumotor tayo. Speaking of motor, sino ba ang marunong sa atin mag-motor? Teka. Comment down below. Comment down. Bakit di ko comment? Teka. Bakit nga pala ano? Bakit nga pala Jessie Bells yung tawag mo? Ako kaya sa mga fans mo. Ikaw? Kaya. Ay, sino ba talaga? Ako, sabi ay, evidence yan. Ano? Ikaw may idea na dapat may tawag din. Oh, share pa lang idea. Oh, oh. Ah. So hati-hati, hati-hati ng ano, may contribution. Ako yung 40%, oh, sa yun yung 60, major stockholder. Stock! Yun na, chorus ko! Basta katabing ipa yung camera ko. Banina, babaho ba? Babaho to tambay. Grabe. Oh, sinayaw pa. Ala, music video. Bangang. Wawawi. A few moments later. So there you go. After all ng pagpapahinga namin at ewan ko ba kung ano mga pinagagawa namin sa taas. Ito na. Aalis na kami sa aming parang tinitiran ngayon at mag-iikot-ikot tayo dito sa Siargao. Hindi ko alam kung saan kami yung unang pupunta. Magtatanong-tanong tayo sa mga local dito. Saan ba pwedeng pumunta? Sabi nila kailangan namin maghabal-habal papunta sa Cloud 9. Yun yung unang destination na pupuntahan namin ngayon. Likod, Jessie. Dalawa dito. Okay. Dito tayo. Cloud 9. Jessie, may dala ka bang pera? Baka mawala kang dalang pera. Ay, meron naman. Budget ko for one day is 500. Wow, 500. Saan laki pala ng dala kong pera masyado? 500. Just in case it 28 hours. Yun. Ako naman ang dala kong extra na 1. Siguro 1.5 ba on to. Just in case. Hindi kasi baka mamaya kailanganin natin ng ano, extra budget. Alam mo naman, hindi tayo taga dito. Kailangan dapat laging handa ka. Dito na ngayon tayo sa Cloud 9. Yes, ito yung tinatawag na ng Cloud 9. May famous na parang daanan ng mga tao na tulay na lumulutang sa tubig. Mukhang ito na yun. Ayan, nakikita niyo po. Mas maraming tao ngayon. So, wala naman sigurong entrance pagpapasok doon. Kaya, may pa-entrance fee na ba? Pagpasok mo, may babayaran. Baninay, may babayaran tayo. Magkano? Ayan o, conservation. And admission fee, 50 pesos. Para makapunta doon. Para naman, ano, masulit natin yung punta natin dito. So, ayaw mo na, magbayad na tayo ng 50 pesos. Hindi naman tayo maliligo. Ayun na, tapos tingnan mo. Pagpasok mo dito, 50 pesos. May napapansin ako doon. Pagdating mo doon sa unang kanto, 100 pesos only. Ha? Meron na naman. Hindi na gets. Hindi ko na gets. Oo, parang akala ko, pagdating ko ba doon, another payment? Hindi naman. Akala ko ganun eh. Oh, ang linis ng tubig. Tapos, nandun ang waves. Nandun. Diba?
dito kasi ito yung parang famous na surfing site dito. Pero hindi siya pang beginner. Kasi tingnan nyo naman yung mga waves, ang tataas. Nakakatakot. So medyo pang expert na to. Yan. Gusto ko i-try din mag-surf kasi sayang naman yung pinunta natin dito kung hindi tayo magta-try na mag-surf. Yan. Marami naman nagtuturo dito. Tingnan nyo, tinuturoan sila. Oh, ayan oh, tinuturoan sila. Buti pa sila. Sa yun pa sa ilalim ng tulay, marami nagtuturo din doon. Hindi ko alam kanino tayo pwede magpaturo. Pero let's ask kung gusto ba nila mag-surf today kasi medyo matagal naman kami dito, maraming oras pa. Guys, gusto niyo ba mag-surf today? Today? Pag-surf, mag-surf ka ba sa lagay na yan? Hindi pa. Hindi pa. Kung hindi extreme sport, ang balak. Parang ito hindi rin mag-surf ngayon eh. Parang ano lang, pang OOTD lang kami ngayon. Ang ganda lang dito. Very peaceful naman. Hindi siya sobrang ine-expect ko na madaming tao na alam yun, sobrang crowded. Kasi may nakita ko recently na parang photo dito sa Siargao na itong lugar na pinuntahan namin ngayon is sobrang siksikan. So ayun, nagtanong kami, ang bayad daw sa board is 200 pesos per hour. Tapos sa instructor is 300 pesos. In short, pumapatak na 500 pesos per hour ang kailangan namin bayaran pag gumawa kami ng instructor. Tapos tinanong ko, gano'n ba katagal kami dapat turuan? Sabi nila, mga 1 week daw kaming kailangan turuan ng surfing. Sabi ko, ha? Paano yun? Eh, di magkano na yun. Harap i-feel nung bukaan. Oo. Oh. Oh. Gusto ko. Kuya, magkano magpaturo? 500. Narinig niyo yan, 500 talaga yung magpapaturo ka dito ng surfing. Well, I think sulit naman kasi ito naman din yung pinupuntahan dito ng mga tao. So, kailangan magpaturo na rin tayo. Pero hindi lang today. Kasi wala na kaming oras. Anong oras na rin? Gabi na. Ayun, paggabi na rin. At marami pa kami ibang pupuntahan din naman sa mga susunod na araw. Guys, tignan nyo yung view. Ang ganda. Tsaka nakakatuwa, ang linis. Ayan, nandito pa rin kami ngayon sa Cloud 9 and wala kaming ginagawa kundi mag- kasi itong mga kasama ko, sure. Ni Jesse, sakto lang, saktong picture lang. Pero isang bagay na nagustuhan ko dito sa Cloud 9 is yung kanyang peaceful ambience. Sobrang peaceful, nakakatawa. Wala akong mareklamo, ang linis, kaya sana ma-maintain nila to. And by the way, umuulan na, kaya we have to go na. Kundi, masisira itong mga camera namin. Let's go! Busy pa siya eh. Tara na, umuulan na ate. Let's go! Nagdi-delete ka pa ng mga memories mo ba? Kailangan. Para makamove on na tayo. Hindi! Para makapag-video pa tayo. Video pa kasi marami pa tayong gagawin dito. May nagpapapicture hanggang dito sa Siargao. Mga fans din. Ba, ganun-ganun lang yung punta dito. Trip lang kami. Oo. Yan ang napapala ng walang itinerary. Yung bara-bara lang yung pagpunta kaya, dito. Kaya, ano ba? Kakarating lang natin. Kaya pero, chill lang muna tayo ngayon. Meron naman kami isang ni-research na kainan. So, well, actually, si Vanilla yung nag-research noon. Hoy, ano yun? Yeah. Mama's Grill. Anong kakainin natin doon? Mga grilled pork, tomato. Ano? Pork and tomato? Wala, basta mga grilled. Basta grilled. Mura. Sige, tingnan natin kung mura yan. Tingnan natin kung mura. 5 minutes later. Guys, nandito tayo ngayon sa Mama's Grill. And kakain na kami, medyo umuulan. At yung mga nakasama na sa Tri-City, bye-bye! Guys, yung mga taga-Netherlands sila. Yun. And tara, pasok na tayo kasi umuulan na. Basahan na yung camera ko. Let's go, paninay. Binagyo na kami dito ngayon sa Siargao, sa Mama's Grill. And order na sila, paninay. Sana naman hindi magtuloy-tuloy itong bagyo na to. Kasi sayang naman. Sayang naman yung punta namin dito. Sana hanggang ngayon lang itong bagyo na to. After sana na itong dinner na ito, wala na siya. Ano lang, sana masarap din yung food dito sa Mama's Grill. I-rate natin yung food nila. Sabi kasi nila, masarap daw dito yung barbecue nila. Yun, pinipilahan siya. Ayan.
pinipilahan, pinipilahan. Ito, 3-in-1 coffee na kinuha ko sa sari-sari store. Pinahalo ko dun sa banana shake. Wow, ano lasa niyan? Masarap. Masarap? Tigman natin. Ay, in fairness, masarap nga. Masarap siya, masarap. Banana shake na may ano. Parang magigising ka, no? Paano yung magigising? Eto na. Eto na. Number 40. Dito walang pork chop, maninay. After 1 hour, dumating na siya. Ang famous barbecue. Eto ate, 41 na ba yan? Yun, ate, salamat. Thank you, 41. Kain na po kami. After 1 hour and ilang minutes, hindi na namin alam. Ngayon magkakamay kami. Kasi mas may enjoy natin ang pagkain pag nagkakamay. And Doc Ao, kain na tayo. Kanina to? Jessie, katanggal na lang ako. Op, sige. Jessie, food mo. There you go, kakain muna kayo. Tapos na kumain, kaya kailangan sumakay sa tricycle. Jessie, takbo! Ready! Fight! Oh my God! 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 Ah! Ay! Yow! Di tayo! Yeah, boy! No! Biyahe na kami! Pabalik na kami ngayon! 1 hour later. And I'm back dito kami ngayon ulit sa aming tinutuluyan dito sa Siargao. And kanina pagdating namin dito, knockout na ako. Ako yung una nakatulog sa aming apat. And ngayon, ako naman yung nagising at silang apat naman yung knockout. Tingnan nyo. Knockout. Jessie. Baninay. Malalaglag pa yung paa. Si Ate Aura na parang suman. Ah, diba? In short, ako na naman ulit yung natira na gising. At tapusin ko na yung vlog ko dito kasi ito na yung day 1 ng aming Siargao trip. And tomorrow, marami pa kami mga gagawin na activities. And walang alam kung ano pa yung mga dapat yung abangan kasi again, wala nga kami itinerary dito pero we'll make sure na may masaya na stay na dito at maging excited itong adventure na to. Kaya yun lang, sana na gusto niyo itong video na to. Kaya kung gusto niyo, please don't forget to give me a big thumbs up. Siyempre, huwag niyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel and sa YouTube channel ng lahat ng mga kasama ko dito, kay Jessie, kay Banina, kay Doc Aura, and i-hit nyo na rin yung bell button para lagi kayo updated pag may mga bago kaming video, lalo na yung mga susunod na mga video pa namin about this Siargao trip. I-check nyo na rin yung YouTube channel nyo kasi nandoon din kami, may ibang mga vlog sila na wala dito sa vlog na to, kaya kailangan i-check nyo yun. So, ayun lang, so much for that and maraming salamat. I hope to see you all guys soon. Bye-bye!